Merry Christmas everybody. So meron po ngayon pumasok dito na Ford Links at meron lang ako napansin na gusto ko rin i-share sa inyo para at least warning warning pa prevention na lang din, okay? So ito kasi na Ford Links, actually nagpa-car wash lang naman po ito dito. Stock, siguro i-stock yung sasakyan base sa status kanina kasi talagang sobrang dumi. Interior, exterior, nilulumot na nga, di ba? Nilulumot na yung exterior. Tapos, kahit yung engine. So, ang sinadya talaga nila dito, magpa-car wash, pero pinadiretso na nilang engine wash. Okay? So, syempre, ang gumawa po nito, ito. Ayan, Lester. Lester, ilan ang bonus mo? At tapos yun, si Third. Silang dalawa. Actually, kami lang dito yung naka-duty ngayon. Pero andun din si Reza. O, yan, busy. Ayan. Tapos andyan si ating pintor. Nagbabapping. So kami lang po ngayon. Tor, kumusta ang Pasko? Yan na. Bumabawi na ako sa nagastos niya. Okay. So kami lang dito ngayon. Pero ito nga, nagpa-car wash. May mga pumasok at car wash. Then sila Lester, nagwashing ng mga pinared ka natin. Ito, ang brand new natin na Toyota Vios. Wigo, yan po yung mga pinaparentahan natin. Ang ibang sasakyan na pinaparentahan natin ng Wigo nasa labas pa. So, yun. Now, ngayon, balik tayo dito. Ito kasi, nag-engine wash kami dito. Ito kasi parang hindi gaano napapansin. Ito. Na engine wash niya, pero nakita namin ang daming ano niya, signs niya na mayroong dinadaga po siya. Una-una ito po, ito. Yan. Dinadaga po siya. Tapos ang daming dumi ng daga. Ang tawag doon? Kung sa Bicol, ipot. Kung sa Tagalog, yun yung tae ng daga. Ang dami dito, as in puno po ito. Hanggang dun sa ilalim, so puno po yan. Kaya, tapos iba yung baho, iba yung amoy niya. Talagang mapangi ang amoy. Parang amoy talaga ng ihing ng daga. So, guys, yun yung kailangan din natin pansinin sa ating sasakyan. Kasi madalas talaga binabahayan ng daga, lalo kung stock. Na-stock yung sasakyan at yung garahe nyo talagang maraming daga. Abangan nyo po yun, dapat ingatan nyo, dapat i-check nyo palagi kasi kadalasan na tinatarget ng mga daga, itong mga ganitong wires, itong mga wire po na ganyan, nginangat-ngat po yan. So, meron na kami naging isang kliyente na talagang nginat-ngat buong wire hanggang dito, kaya yung mga function niya, mga ilaw niya, affected talaga lahat. So, nagpa-rewiring po siya. So, yun lang naman. Kasi ito buti nakita ni sir, siguro naka-stock ito. But anyway, at least ngayon okay na po siya. At ito pala yung Ford Links. Kasi mayroon akong kaibigan na nagbebenta ng ganito na Ford Links. So binibenta niya ng 120,000. Hindi ako sure kung available pa. So siguro, kung mayroong interested ng isang Ford Links, pwede po natin yung tingnan. Kasi ito hindi po ito for sale ha. Nagpa-washing lang po ito dito sa amin. So ito siguro yung top of the line kasi naka moonroof siya, naka sunroof. Yan. Tapos naka chrome lining, may lining dito. Naka disc brake yung front, naka disc brake yung likod. So hindi ako sure kung ganito yung binibenta niya, pero yung price niya is 120,000. So kung meron sa inyo interested, pwede po kayo tumawag at kausapin ko yung kaibigan ko baka sakaling available. Paano po? Then baka meron din dito mga owner ng Ford Links owner. So, comment din po kayo ng experience nyo. Baka at least makatulong po tayo sa mga naghahanap. Tapos, at least meron silang idea sa unit. Sa consumption, sa performance. So, siguro ito mga 1.3 or 1.4 siguro nito ang engine. So, sedan type din siya. Medyo old na nga lang din talaga. So, yun lang naman. Precautions lang naman yun. Para at least aware tayo na
dapat sinicheck din natin yun na part ng engine, lalo kung stuck ang sasakyan. Alright? Merry Christmas!